Hello guys, Uzi Vlogs po at welcome po sa isa na naman pong reaction video na gagawin po natin. Ito nga po yung magre-react nga po ko sa video na nilabas ni Daryl Ong kung saan in-explain niya na tinanggal siya sa ABS-CBN at binan siya sa mga shows ng Kapamilya Network. So, nilabas siya itong video na to dahil nagkaroon nga ng malaking issue yung nag-guest ang Buda Kells kung saan member nga to si Daryl Ong kasama ni Bugoy Drilon at Michael Pangilinan sa GMA sa Itbulaga. So naging magkaroon ng mga ibang reaction yung mga tao, may mga bashers binash si Daryl Ong tsaka yung Buda Kells at ayun nga inexplain niya yung sarili niya. So may mga dito niya talaga dito inexplain niya talaga kung ano ba yung reason bakit na umabot sa point na nakapag-show sila doon sa Itbulaga. So panoorin natin yung yung actual video para malaman natin at para malaman niyo din kung bakit nga ba nag-show sila Daryl Ong sa Itbulaga at bakit siya tinanggal sa ABS-CBN. Okay, panoorin natin. Hello guys, si Daryl Ong po ito. At magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, o magandang gabi, kung anong oras ka man nanonood ngayon. At hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, hindi po ito clickbait. Totoo po, wala na po ako sa ABS-CBN, wala na po ako sa Kapamilya Network. Pero bago ko po ikwento kung ano ang nangyari, gusto ko po muna sanang hingin ng inyong oras para mabigyan ako ng pagkakataon magpasalamat sa lahat po ng tao na naging malaking instrumento sa karir ko po. Actually, matagal ko talagang pinag-isipan kung gagawin ko tong vlog na to dahil una sa lahat, hindi naman talaga ako vlogger, isa akong singer. Pero ako kasi yung tipo ng tao na hindi talaga ako matahimik pag kunyari meron ako nagawang atraso na hindi ako nakapag-sorry o meron pabor na nabigay sa akin na hindi ako nakapagpasalamat. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ako makapag-sorry sa'yo or makapagpasalamat sa'yo. Kaya medyo natagalan pero nakapag-decide pa rin akong gawin to. So, paano ba? Sige, mag-throwback tayo. Una, at ngayon naman, ipopost ko na lang muna to dito. Kung ano bang nangyari? Kung ito bakit, na. Ito kukwento na niya. Wala na ako sa ABS-CBN. Ngayon, ito po yan. Niya na. Bago po nagkaroon ng lockdown, actually bago pa po na-shutdown yung ABS-CBN, wala na po talaga ako sa ABS-CBN. Kasi meron po kaming event ng Budakel sa Iloilo. Papunta kami ng Iloilo that time. So ganito po yung nangyari. Pagdating ko po sa airport, nandun na si Bugoy, nandun na si Kiel, at meron silang kasama sa table na isang babae na dating nag-work sa ABS. And meron pang isang lalaki din silang kasama sa table. So, pag-upo ko, nagkukwentuhan sila, bati-bati, hello, hi. And then, na-bring up ni Bugoy yung topic about stocks. So, nagkukwentuhan sila ni Michael about stocks, sa pag-invest sa stocks. Tapos yung babae na dating nag-work sa ABS-CBN, nag-butt-in siya. Tapos na-bring up niya yung current situation ng ABS that time regarding the franchise issue. So sabi niya na medyo pa-sarcastic yung biro niya na ba't hindi ka mag-invest sa ABS-CBN? Ayan o, bagsak yung presyo nila sa stocks dahil meron silang kinakaharap na crisis. So doon nagsimula yung topic about franchise issue. And then si Bugoy, nabanggit niya yung nakita niyang petition online, at that time alam ko sa Facebook yun eh, na kailangan ata ng parang, tama ba, 1 million signatures para sa petition or something. So, hindi ko rin alam yung full details kung ano man yung pinapa-sign na yun. So, parang sabi ni Bugoy, Excuse me po. Sabi ni Bugoy. Joker din eh. 60,000 na lang yung kulang para mabuo yung 1 million. Ako naman, nakita ko rin yun. Ang pagkakakita ko naman, 60,000 pa lang yung nagsasign.
So sabi ko kay Bugs, hindi 60,000 na lang, 60,000 pa lang. At anong petsa na? May deadline po kasi yun eh, nung time na yun. Hindi ko na rin talaga totally matandaan kung ano man yung deadline. Pero that time, alam ko may deadline yun. Kailangan, bago umabot sa petsa na to, dapat mabuo na yung 1 million na pirma. So sabi ko kay Bugs, wala na yan, malabo na yan. Hindi na yan aabot kasi 60,000 pa lang, anong petsa na? Tapos, nagdagdag ako ng comment na sabi ko, mahirap yan. Mahirap, naku, malabo na yan, mahirap yan. Kalaban ba naman nila ang gobyerno? Si presidente ba naman ang kalaban? So, malabo na yan. Doon na po natapos yung usapan namin regarding sa franchise issue. Ang hindi po namin alam is yung isang katabi namin sa table, yung sinasabi ko kung isang lalaki pa. Akala ko kasi, itong kaibigan yun ng babae critical to. Kakwentuhan namin na dati nag-work sa ABS. It turns out, hindi pala niya kilala yung lalaki na yun. So, nire-record pala kami. Yung usapan namin, nire-record pala nung lalaki na yun na katabi namin sa table. Hindi namin alam. Grabe, no? So, ito na, lumipad na kami. Papuntang Iloilo, nag-show na kami. After ng show, nagdi-dinner na kami, celebrate. Congrats, successful yung show, blah, 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 etc., etc. Biglang yung road manager namin, parang bigla siyang aligaga, bigla siyang panic mode, bigla siyang lumabas. Tapos tinawag na kami ni Bugoy. Pinalabas kami. Yun na, nagpapanik na sila na yung nasa phone manager namin, si Ate Kay, hindi ko masabing galit kasi parang hindi siya galit. More of worried siya kung anong mangyayari. Hindi niya kami talaga pinagalitan. Pero sobrang alalang-alala siya kung anong mangyayari kasi ito na. Yung guy na nag-record sa conversation namin about the franchise issue, nagkataon, kaibigan pala ng isa sa mga big boss sa ABS-CBN. So, apparently, pinarinig yung recording at ang dating sa kanila, wala kaming utang na loob or parang pinag-uusapan namin yung franchise issue and it seems na wala daw kaming concern. And parang ang dating sa akin personally, parang ang dating is ang impression sa kanila, kumakampi kami sa fact na hindi marirenew yung license. So hindi na kami nabigyan ng chance magpaliwanag. Ako nung time na yon, hinihingi ko sana yung recording, gusto ko sana marinig. Pero naisip ko rin na hindi rin nila mapaparinig yung recording kasi tama po ba ang illegal wiretapping po ba tawag doon? Hindi rin ako sure. Hindi ko rin alam. Kung illegal wiretapping. Hindi ko rin alam kung anong tawag. Pero kasi hindi rin namin sure kung hindi na rin naging malinaw kung video ba kami or ni-record yung audio. So yung mga kunento, yung mga binanggit na details na nandun sa recording, hindi rin ma-verify kung ano ba talaga kasi hinihingi namin yung recording, ayaw rin naman din ibigay sa amin. So, isip ko rin, yun nga, baka nga kasi, baka illegal wiretapping yun. So, hindi talaga hindi nila maitalabas yung video or yung recording kung ano man ang nandun. After nun, pagbalik namin ng Manila, mini-meeting ako ni Ate Kay, yung manager namin. Tapos kunento niya na, yun na nga, Daryl, banned kayo ni Bugoy sa ABS. May batas sa classroom, meron namang batas na si Idol, bawal kami lumabas. Si Idol makulit din, no, funny din sa lahat din ng eh shows sa ABS-CBN. So, kaya ko rin to kinikwento, kaya ko rin to naisipan na ikwento sa inyo kasi recently bago nag lockdown, sa mga nakanood, mapapansin nyo, nag-guesting kami ng Budakel sa Itbulaga. Actually, ang dami nagulat. Magbasa tayo ng mga ilan sa mga comments. Meron nag-comment, sabi niya, Budakel on GMA. Now, this is what you call a shock. Ito yung sinasabi ko na video. Meron din nag-comment na ito yung pinagmulan ng reaction video niya. Gulat ako doon, nasa GMA sila. Yan po yung guesting namin ng Budakel sa Itbulaga. Kasi po, bago po nagkaroon ng lockdown, dapat po magkakaroon kami ng concert ng Budakel noong March 20.
Kaya lang nga, since nung March 15, nagkaroon na tayo ng ECQ, hindi na natuloy. So, since bawal nga kami ni Bugoy lumabas sa any ABS-CBN TV show, sobrang thankful naman kami na nabigyan kami ng pagkakataon na pinagbigyan kami ng GMA at ng Itbulaga, especially ng Itbulaga, na makapag-promote ng concert namin. So, nung time na yon, wala namang paglipat na nagaganap. Pero, yun nga, kinaklaro ko lang po kasi ang dami nag-comment na, ito, OMG, GMA na sila. So, ayoko rin na isipin ng ibang tao na, syempre, hindi naman natin maiiwasan na yung ibang tao iisipin balimbing, tulad nga nito, merong nag-comment dito na, ito, sabi niya, very idol ko tong si Daring Ong, pero nung nag-guest siya sa GMA, ayoko na sa'yo, sinamantala nyo habang wala ang ABS. So, nung nabasa ko yung mga ganitong comments, doon ako nagkaroon ng sense of urgency na ikwento kung ano ba nangyari. Nag-overreact sila, no? Hindi parang... po ako ang umalis sa ABS. Tinanggal po ako. Binan po, diba? Ako. O, diba? Dahil nga doon sa incident mo yung na napagkwentuhan namin yung franchise issue and nakarating sa isang boss. Kung sino ka man nag-comment ka, nilaman mo yung comment mo, ba? Kami, may kinakampihan kami. Pero talagang ang binanggit ko lang nun was, nako, malabo na yan. Kalaban ba naman nila ang government at si presidente? Malabo na yan. Actually, more of nagigilty nga ako para kay Bugoy eh. Kasi parang ang nangyari, nadamay siya eh. Pati siya, binan eh. Kasi nandun siya sa conversation. Si Bugoy kasi, pero kung tutusin, wala naman siya. Din siyang sinabing mali. At least, para sa akin. Ang sinabi lang niya, 60,000 na lang. Tapos doon ako sumingit. Sabi ko, hindi, 60,000 pa lang. At mukhang malabo na yan kasi anong petsa na. So, yun, hindi na kami, nakakalungkot lang na hindi kami nabigyan ng chance magpaliwanag. Or hindi man lang kami kinausap nung boss na. Actually, kilala namin kung sino yung nag-ban sa amin. Pero hindi ko naman din siyang pwedeng banggitin. Kasi baka bawal, alam mo na. Pero yun, gusto ko lang na makapagkwento sa inyo kung ano ba talaga yung nangyari. Kasi ayoko lang na, eto, may isa pang comment. Sabi niya, mga balimbing, huwag na kayo magpakita sa ABS-CBN. Grabe naman yung mga balimbing talaga. So, ang hirap na grabe pabayaan, naman, personally, nahirapan akong pabayaan lang to na hindi man lang narinig yung side ko. So, again, nililinaw ko po. Wala na po ako sa ABS-CBN, wala na po ako sa Kapamilya Network. Pero wala po akong galit sa Kapamilya Network, wala po akong galit. Salute ako. Salute ako dito. Na salut hindi ako maging mapagpasalamat. Salute ako sa iyo. Ganun sila yung sinabi talaga mo. Nagbigay ng opportunity sa akin bilang artist na makatawid sa mainstream. Kaya habang buhay ko ipapagpasalamat 'yon. Itong nangyari na 'to, alam ko naman, naniniwala naman ako na lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin ay meant para madagdagan yung wisdom natin. Meron tayong matutunan na lesson. At the same time, we grow wiser and we grow stronger. And I know, itong nangyari na to, ipopost ko na to dito sa ano na to. Hindi man siya yung happy ending. Still, hindi ako mauubusan ng rason na maging masaya at maging mapagpasalamat. Tama. Maraming salamat pa rin po sa Kapamilya Network, sa ABS-CBN. Maraming salamat. At marami po ako matutunan. And I'm sure si boss po na nagpaban sa amin, for sure meron din siyang natututunan. At sa lahat ng sumusuporta sa akin, maraming salamat sa inyo. Sa lahat ng sumuporta sa akin nung nasa ABS-CBN pa ako, maraming salamat. At sa lahat na nandito sa YouTube channel ko, maraming salamat sa inyo. So hanggang dito na lang po. Sana po wala akong nalimutan pasalamatan. The voice of the... Okay. Popost ko na dito yung yung video. Stop ko na pala kasi ito na yung pasalamat ulit siya do sa mga naging part nung success niya. Pero yun, yung reaction ko towards this video, nakikita niyo naman na talagang nasa kumbaga medyo nagkamali ng isip yung mga tao. So medyo nakakalungkot lang na yung iba inatake ka agad, binash ka agad. Alam mo na, parang
o bakit ka naglumipat ng Channel 7? Di ba parang napaka big deal ba nun, mga guys? Kunyari meron kayong artista na fina-follow, o kunyari super fan talaga kayo ng artista. Pag siya ba lumipat ng ibang network, hindi na kayo fan. Weird lang nung ganong ano eh, character, di ba? So if you're a true fan of that artist or that singer, kahit saan siyang pumunta ng network, most probably, 'di ba, susuportahan mo kahit saan concert siya magpunta, maski hindi na siya sikat, 'di ba? So I mean, napaka sad lang. Isipin niyo, may ibang tao na porket lumipat ng network eh binash siya, 'di ba? Yung parang sabi na yung isang nag-comment na hindi na kita gusto kasi lumipat ka. Parang sinabi niya kasi sinamantala daw. Guys, yung mga artists, yung mga singers, hindi po natin alam kung ano na nangyari sa back of their lives. So, kung may magulat kayo, may nagbago sa buhay nila, most probably there's some sort of a reason. Hindi lang po natin nila sinasabi kasi all they want is to entertain us and to give us happiness and use their talent and skills na nag-inspire, nagpapasaya sa atin. So, sana hindi po tayo mabilis mag-judge doon sa mga bagay-bagay. Kasi tinan mo, diba, nakakahiya eh. Kunyari, ikaw yung nag-comment. Siguro ikaw yung nag-comment doon sa mapapanood mo to. Diba nakakahiya? Yung pagka-comment mo. Tapos, nalaman mo kung ano yung totoo. Diba? Nakakahiya yun. So, sana mag-apologize ka kay Daryl regarding that matter. So, para sa atin naman, at least we naliwanagan tayo kung ano nangyari. And definitely, sa mga true supporters ni Daryl Ong tsaka ng Buddha Kells, including myself, fan ako niya ng Buddha Kells. I will always be a fan, guys. Mga bros, I'll always be a fan. I'll always follow you. I like your music. I like your style. So, kahit saan kayo network magpunta, guys, susuportahan ko kayo. I'll always be a fan, a promoter for your yung mga ginagawa ng music, kasi nakaka-inspire talaga yung grupo nyo. So sa mga super fan din, yung mga fans ni Daryl, Daryl Ong tsaka ni Bugoy Drilon, wag po sana natin silang tuloy-tuloy lang po sana natin yung support sa kanila kasi kailangan po nila ng support ngayon. Diba? So, to Daryl Ong, maraming salamat sa paglabas mo ng video mo. And sabi ko nga, I'm a true fan and I'll always be here to support you and your music. So, ayun. Yun lang po. Sana po ay may nakuha po tayong konting aral, liwanag at konting aral sa napanood nyo ngayon. At yun, sana maka-inspire din sa mga tao. And also, don't easily judge the situation. Alamin po natin yung situation bago tayo magsalita o mag-comment, magbitaw sa social media. Kasi minsan nakakasakit po tayo. So, yun po, si Uzi Vlogs po. To guys, kung hindi po kayo nakasubscribe po sa akin channel, please do subscribe. Please also click the notification bell para po sa mga future vlogs ko po. At ayun po. That's all for my video. Medyo mahaba po, guys. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood. And this is Uzi Vlogs. Kita-kita po ulit tayo sa susunod kong reaction video.